Inilaya ng Filipinong caregiver na higit isang buwang binihag ng Hamas. Eksklusibong ibinahagi sa News 5 ng misis niya ang muli nilang pag-uusap. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Rinyel Pawid. Rinyel, paano raw nagkausap ang mag-asawa? Jess, Nikki, pasado alas 11 kagabi ay naka-video call na nga ni Jelionor Pacheco yung kanyang misis. Tumagal lang ng 3 minuto yung kanilang pag-uusap. Ito'y habang dinadala si Jelionor sa ospital matapos ng palayain ng grupong Hamas. Maiksiman yung pagkakataon na ito, sobra-sobra naman yung tuwa at kapanatagan na dala sa pamilya Pacheco. Ang miracle po miracle nangyari. Talaga. Pasado alas 7 ng umaga kanina, nang eksklusibong tawagan ni Clarice Pacheco ang News 5 at si OWA Administrator Arnel Ignacio. Masaya niyang ibinalita sa amin na pinalaya na ng Hamas ang mister niyang si Jelionor. October 7, ang dukuti ng grupo si Jelionor na isang caregiver sa Israel. Nag-viral pa noon ang video ng aktwal na pagdakip sa ating kababayan. Kwento sa amin ni Clarice, walang tigil ang kanyang pagdarasal nang ipaalam sa kanya ng Department of Foreign Affairs na may mga palalayaing bihag ang Hamas. Milagro kung ituring ni Clarice ang pagpapalaya sa kanyang mister. May pagkakataon nga raw na nawalan na siya ng pag-asang makikita pang buhay si Jelionor nang kuhanan sila ng DNA sample. Sobrang saya po. Kasi hindi po namin ko inaasahan, sir, eh. Parang miracle po. Miracle nangyari. Talaga. Nakakatakot nga po yung pagkuha nila ng DNA, sir, eh. Kasi syempre, alam mo na pag DNA. Nagpadala na rin ng larawan si Jelionor sa kanyang misis kaninang umaga. Bukod kay Clarice, masayang masaya rin ang ina ni Jelionor na makitang ligtas na ang kanyang anak. Matatid na ang kaluban ko na, hindi na iiyak ng iyak. Kasalukuyang nasa ospital sa Tel Aviv si Jelionor kasama ang ilang tauhan ng Philippine Embassy sa Israel. Sumasa ilalim siya sa medical evaluation. Oras na matiyak na maayos ang kanyang kondisyon, agad na siyang iuuwi ng Pilipinas. Bukod sa tulong pinansyal at pangkabuhayan, nakaabang na rin ang Heroes Welcome para sa ating kababayan. Heroes Welcome na masayang-masaya. Nagpapaprepare na ako sa kanila eh, para may contrast naman dun sa lahat ng sinalubong natin ng iiyakan tayo ng iiyakan. Binigyang pugay naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kawanin ng ating pamahalaan na tumulong para makalaya si Jelionor. Nagpasalamat din siya sa Qatari government na namagitan sa negosasyon ng Israel at Hamas. Puspusan pa rin daw ang paghahanap sa isa pa nating kababayan na si Noraline Babadilla. Hindi pa tukoy kung hawak rin siya ng mga Hamas. Kumpiyansa naman ng DFA na buhay pa ang Pinay. Pina-follow up natin sa ating mga kaibigan sa Qatar. I-check talaga sa kanilang contacts kung hostage talaga si yung isa, no? Si Ms. Noraline Babadilla. At kung ganun, kung sana'y masama na rin siya sa mga ipapalayang mga bihag. Bukod kay Jelionor, kasama rin sa mga pinalaya ng Hamas ang 13 Israeli at 10 Thai nationals kahapon. Kapalit sila ng pagpapalaya rin ng Israel sa 39 na hawak nilang mga Palestino. Pakakawalan din daw ng Hamas ngayong araw ang ikalawang batch ng mga bihag. Jess, Nikki, ongoing pa rin nga ngayon yung dialogo sa pagitan ng OWA at ng DFA para sa pagpapauwi ni Jelionor Pacheco at pagpapapunta naman dito ng kanyang pamilya sa Maynila. Sa huling impormasyon na nakuha natin mula sa Israel ay maayos ang lagay ni Jelionor Pacheco. Jess, Nikki. Maraming salamat, Rinyel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.